Okay, magandang umaga ulit mga kasabong. Okay, nandito ako sa mga breeding pen, no? Papakita ko lang din kung saan-saan nanggaling yung mga itlog kanina. Magsasalang po kami ngayon eh. Okay, ayan. Sige, ato, tuloy-tuloy ka lang. Okay, dito sa isang pen na ito, ayan, pinapakain sila. Sige. Ayan, mapapansin nyo, mga Joe Black po lahat yan. Ayan, ito pong broodstock natin dito, mga derby winner po yan. Ayan, yan po yung mga nanalong mga Lucindy nagsugat. Okay, ayan. Pagka po, kagaya po ito, mga inahin po ito, stag po dapat yung kapares para po lagi pong magaganda yung mga palalahe, no? O, ayan. Tapos, dito po, nandito pa lang po tayo sa breeding pen ko, no? Dito sa area, dito sa bahay. Okay, din sa kabila, Joe Black na naman, straight comb side naman po ito. Ayan, derby winner din po ito. Ito po yung sa nanalo sa Manila Arena. Nitong July lang. Ayan. So meron po tayo sa Jang Picom tsaka Straight Com, pero mga isa po 'yan, isa pong bloodline 'yan, Joe Black. Mga Joe Black din po 'yan, Joe Black din po 'yan. Okay. Okay, dito naman, ito mga sigo ito dito nasa pugad po yung iba. Sigoy white po ito. Straight comb. Okay, mamaya babalikan ko yun. Dito muna tayo. Ito naman, famous combination ko ito. Lemon. Lemon over hatch. Ayan, ito po. Baldado na po yung kaliwa nito, no? Okay. 3-time winner po na broodcock ito. Ayan, puro multiple winner po yung sinasalang natin. Ito po isa sa pinakamagandang combination ko sa lemon na kahit po sa mga kliyente ay nire-recommend ako pag nagsiset sila ng two-way o yung panlaban. Okay. Dito naman, combination po ng Joe Black at saka po ng abuhin na Reaper Blues. Okay, yung mga Reaper Blues ko, may mga sugi po ako dyan, no? Mga nako. Okay, kung mapapansin nyo po, itong isang broodstock natin dito, medium lang to. Okay, ito po yung mga magagaling kong black blues na marami po, marami rin po nakuha sa akin ito. Talaga may mga sugi po ako sa bawat linyada. Eh, merong nasa pugad, oh. Okay, ito, mga, naitog siguro ito o limlim. Mamaya, malalaman. Yan po yung mga famous combination ko dito. Okay, sa early bird po, no, mas marami po yung sinalang nating panlaban o yung two-way. Ayan, dito, sigoy white po ulit ito. Picom naman po ito. Ayan, may mga nasa pugad. Ayan, picom side naman po ito, no. Ayan, magagaling po yan. Tested po namin ng mga bloodline yan. Okay, picom side po ito. Yung kanina, yung straight comb, babalikan ko. Nandun, nasa pugad kasi yung mga babae. Hindi sila... Okay, dito. Ito po yung isa na Joe Black, Sigoy Straight Comb. Ayan, ito malamang mga... Baka po naglilimlim na yung iba dito, kailangan matanggal. Okay, marami po tayo nakuhang itlog dito. Ayan. Okay, sabi ko nga po itong early bird mo, mas marami po yung two-way namin kasi sabi ko sa isang vlog ko na kapag ka po kasi yung mga pure natin pambreeding, hindi po aabutin sila ng ano. Ibig sabihin na inaabot po ng lugon bago magsimula po ang breeding season. So kaya ang gagawin ko po, mas marami po yung pure dito sa pagsimula natin sa ano, pagsimula natin sa local. Okay, pupuntahan ko po yung ibang breeding pen para po makita nyo lahat na sinalang namin ngayong early bird. Okay, popost ko muna. Okay, papunta po tayo sa likod. O, ito, another Joe Black set na naman to na breeding pen. Ayan, kung mapapansin nyo, ito, patatlong Joe Black na po ito. Okay, Joe Black lahat po yan. Ito po, winner po ito sa derby ulit. Hindi po ito nagsugat. Ayan. Okay, itong mga set po na ito, pulet po lahat yan, tsaka stag. Yan, ito po yung isang naipanalo ko dito sa LDB na tatlo sila. Lahat sila halos
yung pagkapanalo sa tatlo ay halos wala lahat sugat. Yan, no? So, ayun po yung pugad namin. Paso, ang gamit namin. Hindi po nasisira, yan, pang matagalan. Binabaon lang namin ng konti. Tapos, yung kinakabit po namin dyan, yung mga pinaganuhan lang ng buko dito. Okay, so mapapansin nyo po, itong Joe Black na ito, kahit po pure sila, ganito, nilalaban po namin sila kasi hindi naman po sila inbreeding. Okay. Papunta po tayo sa isang breeding pen ulit. Okay, post ulit. Ayan, oh, medyo marami tayo nabakante ng isang araw. Kasi po, nagpa-deliver po tayo sa parting summer. Okay, marami pong kumuha ngayon. Yun nandito sa likod niyan. Magseselect na naman ako. Tapos ipapasok na naman po dito para mapuno po itong pre-con area ko, no? Wala po si Daddy. Sige, diyan ka muna, no? Nagbibideo si Daddy. Ayan, dito po, marami na ulit dito. Kaso, kailangan ko pang mag-select. Okay, diyan ka lang, Jayden, ha? Okay, dito tayo po sa isang area na naman ng mga breeding ko. Okay, dito mapapansin niyo po, mga Joe Black na naman po ito. Okay, dami po ang Joe Black, ha? Kapat na breeding pen na po ito na puro Joe Black. Ayan, ito po ay mga pulet po lahat ito. Kapatid po ng mga derby winner natin to. Tapos ito pong isa na ito ay kakna po ito. Kakna po yan, derby winner din po yan. Okay, yan. Another set na naman po ng Joe Black to, no? Magagaling po yan. Kagaya po ng mga napanood nyo sa mga laban namin. Ngayon, pinararami ko na dahil mag-ano po tayo, mag-e-expo. Okay, mag-e-expo po tayo itong parating na taon. Ayan. Okay, dito naman. Okay, mga silver bullet po ito, kanaway. Okay, mga kanaway po yan. John Bishop Kelso po itong brood ka kanila. Okay. Okay, mga ito pong kanaway na ito, silver bullet. Yan, kung mapapansin nyo, mas marami po yung white legs. O yung mga white legs at yellow legs. Sariling production na po ito. Ibig sabihin, sariling develop po ito sa farm. Okay. Kay John Bishop Kelso itong naglalaay, naligo sa lupa. Naligo siya sa lupa, kaya naka... Okay. So lahat po ito napapaitlog at meron po tayo nakuha ang mga itlog na sasalang mamaya. Okay, may bantay tayong aso sa gitna, no? Kaya may tumatahol dito sa mga breeding pen. Okay, another breeding pen naman. Okay. Super sweater po lahat ito ng mga pullet. Famous combination kahit sinong breeder. Tsaka po another Huron Lemon. Ang Huron Lemon po natin na ito ay 4-time winner. Ayan, baldado po ang kana naman po ang baldado nito. Yan, 4-time winner po yan. Kak po yan. Tapos pullet po lahat ito mga kasamahan niyang sweater dito. Ito po yung super sweater nating Old Carol. 9-time winner baseline na na-import natin dati sa mga Mexicano. Oh, yan. Okay, pulit po lahat yan. Kakombine po isang multiple winner nating lemon. Okay, balik tayo sa isang breeding pen naman. So, lahat po ito, ha, for early bird. Karamihan nga po, sabi ko, karamihan nga po, mga two-way sila dahil... mas marami po kaming kailangan battle dito sa pang early bird. Okay, mga Rubio Gold naman po ito sa isang breeding pen. So mga inahin po ito, mga inahin po tsaka mga kak. So mamaya po babalasahin po lahat ito, pa-check ko lahat yung mga medyo dry, medyo tatanggalin po yan. Tapos papalitan po namin na sariwa kasi marami pa po kaming inahin na nasa labas na waiting naman. So kada po maglilimlim, kada naglulugon kasi
yung pong inahinay ito, mga inahin namin, nasa 200 po ito. Ang totoo po niyan, pagputok po ng breeding pen, sa early bird, hindi po talaga lahat ano yan. Yung iba po dry na, molted. Ay, yung iba naman, sa medyo magagamit pa, sila yung pinakukuha ko. Tapos, eventually po, yung pagdating po ng mga parting November, December, sariwa po halos lahat yung mga inahin. Yun na mga pulit naman ang nagmo-molt. Okay, Rubio Gold po ito. Combination po ito. Ito po yung combination ng mga green-legged kong Rubio Gold na Rubio Hats. Tapos ito pong original natin Rubio Gold na light color ang paa. Okay. Okay, recently naglaban tayo ng dalawang Rubio Gold na green legs, no? Ang pagkakaiba po ng Rubio Gold pala na ito, yung green legs saka yung mga light color na pa. Ito pong mga light color na pa, mas malakas po sila sa ibabaw. Ngayon, pagka po green legs naman ng Rubio, mas malakas po siya sa ilalim. Halos hindi po siya nagbe-break ng mataas. Pero ang pinaka galaw po niya, pinaka magaling niyang skill ay nasa bottom. Malakas po talaga sa ilalim, tsaka parang nagmamaso. Yun namang mga light file natin, usually mga ngat sarado sila. Okay, another breeding pen dito, combination na naman. Okay, mga inahin po ito ng mga hatch, again. Marami pa po kasi kaming inahin talaga mga hatch. Ayan, mga original po mga inahin kong hatch na ito. Nakakombine po sila dito sa isang pinag-champion ko nung nakaraan taon na Sigoy. Okay, ito pong bull stag na ito. Ito po yung isa sa last fight ko na sa mga pinag-champion ko nung nakaraang off color. So, itong nakaraang Sabado lang po, nakuha na po natin yung ika-apat na champion dito sa Quezon sa off color. Okay, gumamit ulit tayo ng Sigoy. Gumamit tayo ng Larry Romero Gray. Tapos gumamit po tayo ng dalawang gold. Yan. Okay, yung mga winner ko pong ganito. Sabi ko nga po, ako, pinapriority ko kasi yung mga tested na winning line. So, hindi lang basta winning line. Kailangan ako, medyo maselan ako. Gusto ko laging winner yung sinasalang ko. Kahit one time winner lang. Para masubukan na talagang ano. O kaya multiple winner, mas maganda. Usually pag baldado na, talaga pong multiple winner pag nakikita nyo dito. Ayan, inahin sa bata-batang ano. Sige, lagay mo tubig. Ayan, inahin po ito sa mga hen po ito nakakombine sa bata-batang Sigoy. Sige, check mo rin yung mga lugon pa, Jeff, no? Meron pa dun sa mga gold mo, no? Papaliguan mo lahat. Sige. Okay. Another breeding pen, no? Na? Alin? Sige. Nilabas yung broodcock. Okay, dito. Okay, mga John Bishop Kelso ito. Ayan, mga inahin po ito. Ayan, nilabas daw po yung broodcock. Papaliguan. Okay. May nakasalang din po tayo dito, no? Sa John Bishop Kelso. Ayan. Okay, mga inahin po ito. Ano po kami ngayon? Kasi magsasalang po ng panibagong ano. Pinababalasa ko na po yung mga ulit, yung mga broodcock namin tsaka yung mga molted, pinababawasan ko para hindi ko magawan dito sa pangingitlog. Okay, nilabas ang broodcock. Baka na, let's go, Jaden. Na, bibidyo ako. Jeff, saan mo ito nalian? Saan? Na? Sa kapo natin, no? Habulin ko po yung video. Yung ba yung lugon? Joe Black po yun. Joe Black po na winner. Hindi po siya nagsugat. Wala na po siyang buntot, eh. Papaliguan. Okay, papakita ko lang. Okay, mga JBK po yun. Combination po sa Joe Black ulit. So, another two-way combination po yung last na breeding pen na yon. Ito, mga late born po ito. Mga late born stag po ito. Nasa mo ba? Ito, nandito. Ito. Jaden, wait ka.
Ayun. Ito po siya. Ito po yung sinalang doon. No? Ayan, wala na po siyang buntot. Nag-molt na. Ayan. Joe Black po ito. Oh, grabe yung inahin. Eh, tumakbo ang isa. Okay, papaliguan na po ito at wala na rin muntot. Sasalang na po kami ng panibagong broodcock sa mga JBK. Okay, meron po ako isasalang doon na JBK Pure. Derby winner po siya. Nanalo po siya sa darasa, no? Pinalakpakan po tapos hinangaan po ng ano. Hinangaan po ng mga ano doon. Mga kaibigan natin sa darasa. Okay, nanalo po siya sa ano, banded po siya ng early bird. Okay, papakita ko po ngayon. Sasalang na po natin. For ano na po itong sunod namin, no? Para sa local. Local, hopefully, hanggang national na yon. Okay, yung mga kak namin, eto. Sinimulan ko nang ipalabas. Halos patapos na po silang mag-molt. Ayan. Pinapaliguan na po para may pre-con na po ulit sila. Tapos didistribute na po namin sa mga kliyente. Okay, ito naman po mga to, mga ano po ito. Okay, mga late born po ito, mga late born banded po yan. Yeah, kompleto po yung mga bloodline na ginagamit namin. Kaya po to, yeah, kasama po yung bloodline na ito sa pinag-champion ko no Sabado, no? Mga Larry Romero Gray po yan. Super sweater yan. Mga late born, ganun din po ha. Kung ano po yung nasa national, nasa local. Ayan, yan din po, mga late born lang po ito. So, puno po ngayon to sa late born. So, inaasahan namin na mga ilang buwan. Mga isang buwan na lang siguro ito. Makikita nyo ng after 1 month lang, machong-macho na po ito. Ayan, after 1 month lang, machong-macho na po mga yan. Ayan, no? Halos ano na yung ba, halos fully developed na. Yung mga balahibo. Ayan, dito, nadala na po natin kanina ito dito. Okay, papakita ko yung sasalang doon sa dulo na yon na JBK. Tapos, babalasahin ko po lahat ito. More on pure naman ngayon sa, ano, sa pagpasok ng local na pagpapaitlog namin. More on pure. Pero yung pure po dito, pwedeng ilaban. Kasi hindi naman sila inbreeding. Okay, tapos magpapaselect na ako ng mga late born para ma-change feeding na po. Ma-change feeding na. Okay, para mas lalo pong gumanda yung katawan tsaka yung mga balahibo. Yan, mga late born yan. Papapasok na yung mailan dito niyan. O ito, ito po yung sasala ngayon dun sa JBK na nilabas yung ano. Okay, sige, kado. Okay. Laga rin ang tide mamaya ito, ano. Okay, ito po yung winner natin sa, ano, winner natin sa darasa. Okay, halos wala pong damage to, konting-konti lang po sa kaliskis. Okay. Nakagupit ito. Oh, pinalakpakan po ito sa darasa. Kapagaling po nito. Ayan. Yan po yung para sa local. Hopefully, umabot po ng national. Pero just in case po hindi ito umabot ng national, marami na rin po tayo naghihintay na ano, yung mga original natin broodcock. Kagaya po nito, yung mga ito. Hindi, maglalapit dyan. Yan, kagaya po nito, ito po yung mga original natin, no? Konti na lang. Halos kalahati na lang po ng buntot ang inihintay. Ayan, tapos mga, ayan. Ito po, Joe Black din po ito. Alimbuyugin po ito. Mas lamang po ito sa, no? 3-4 po ito. Tsaka po ito, winner din natin sa Batangas to. John B. Sapielso din, no? Ayan, mga, ito po yung mga kak talaga dito na multiple winner. So, konting-konti na pong iniintay natin para po masariwa po yung mga buntot bago isalang. Yan to, 3-time winner to, Joe Black din to. 3-time winner po na Joe Black yan.
Okay, marami po tayong bird flock dito. Almost waiting na lang sila. Waiting. Ito, Joe Black din po ito. Super po ito. Yan, ito po yung isa sa mga naunang binrood cock ko dito last year na straight comb. Yan, dito mga multiple winner po binrood cock dito yung nakalagay dito. Pati po itong puti na ito, okay na po ito. Sasigoy natin yan. Sa malamang sa hindi, may mapapahinga sa mga ano natin, magagamit din po ito. Okay, 2-time winner po ito. Wala ho sugat. Hindi ho nagsusugat. Dalawang panalo. Okay, ayan o. Maganda po sukat nito ha. Medyo mataas handa mo. Pero ito po, dalawang panalo ho sa derby ito. Dalawang panalong wala sugat. Talagang grabe ho ito. Grabe ho sa galing. Kuha sa taas, kuha sa baba. Talaga pong kahit saan ito. Talagang ang cutting niya. Ang cutting niya talagang all around. Speed. Power. Cutting. Nasa kanya na lahat. Isang puti na. Ayan. Waiting na lang yan. Waiting na lang. Okay. Ayan. Ito. Molted pa ito. Sa original din po ito. Kaso lugon pa. Yung mga ganito, di pa natin magagamit. Okay. Ayan. Tapos, marami na po kaming bloodline na nauna na halos sold out na. Kahit po pinapakita ko sa inyo itong mga ano namin, halos sold out na po kami. Okay, yeah. Mga John Bishop. Mga John Bishop po yan ng mga stags. Ayan. Sila naman po yung marami ngayon makikita nyo sa mga event. Yung mga pula naman. Ayan, may mga guhit po. Ayan o. Ayan, John Bishop Kelso po yan. May mga guhit na po. Sa dami po ng pinipili. Ayan, lahat po ito, bisaben, papagalaw na po ito. Okay. Let's go, Jayden! Ayan. Ayan, John Bishop, oh. Mga nakaano na po yan. Sobrang dami na po ng guwit. Ayan, piniprepare po lahat kasi yan. Papunta ko, ayan, ito, ayan, mga JBK pa rin. Dami, oh. Okay, ito, mga gold, oh. Ito, kagaya po nito itong isang pinag-champion ko ni Sabado lang. Okay, marami ito, eh. Marami pa itong gold na ito. Pecom, tsaka straight comb. Usually, pag straight comb siya, ayan, ganyan ang signature pungos namin sa straight comb. Oh, marami pa po yan. Meron pa po doon na hindi ko na nadaanan kanina. Okay, mga kasabong, maganda umaga po. At least napakita ko yung mga kusansan nang galing yung mga sinalang natin, mga ano, mga nakuha na harvest natin, mga itlog sa salang, no. Okay, at least ngayon alam niyo na, nakita niyo na mga breeding pen dito. Lagi po ano 'yan. Lagi pong pilim-pili ang mga materyales. Kung hindi po multiple winner, talaga pong super sa galing. Oh, for next year po ha, kasi mag-expo po tayo next year. Ngayon po, wala na po tayong dadali sa expo. O ano na po, sa mga nagpa-farm visit lang, kulang na kulang na po yung na-produce namin sa mga bumisita lang dito sa farm na nag-acquire ng mga manok natin. Marami po talagang nakuha ngayon taon dito sa farm. Okay, mga kasabong, magandang umaga po ulit. Upload ko na lang po ulit. Sana mag-follow po kayo sa YouTube channel ko. YouTube sa page ko po pala, no? Four Line Game Farm. Tsaka sa Bilibili, Mike Mendoza 2. Yan. Sa page po namin, mag-follow po kayo. Doon po namin ina-upload lagi. Four Line Game Farm. YouTube channel, Mike Mendoza TV. Tapos sa Bilibili naman, Mike Mendoza 2. Yan, ha? Sold out kami sa Sigoy. Ah, grabe, hubos po yung ganito. Nakita nyo na po siguro sa laban yung mga gantong itsura ko ng mga Sigoy. Sinibalang, tsaka yung mga pure white na ganito.
Sold out po. Sa isang season po, paparamihin po namin. Sisikapin ko pong mabigyan lahat. Kaya po nag-produce din tayo ng maraming two-way para po doon sa mga maglalaban naman. Kasi mas marami pa rin po yung maglalaban kumpara sa mga nakakuha ng pambreeding, no? Okay, usually yung malalaking farm, dito nakakuha ng pambreeding kasi marami silang pinuproduce na panlaban.